Guys, ngayon samahan niyo ako, maglilinis tayo ng pusit. Yan guys, pusit. Mag-adobo tayo ng pusit. Haluan natin ang karne ng baboy. Haluan natin ang baboy guys. Yan guys, mapakita ko sa inyo mamaya kung ano magluto ng adobo. Pusit ala Taiwan. Okay guys. So yun guys, ito na yung mga ingredients natin sa adobong pusit saka baboy ala chamba. Yan guys, pinag-slice ko na yung pusit kanina, tapos yung baboy, sibuyas, bawang, saka sili, toyo, suka. Hindi na ako guys nagkuhan, hindi na ako naglagay ng ginger. Ito guys, oh. Sensya na kayo guys, medyo madumi yung lutoan namin. Dito nga pala guys, sa dorm namin, meron kami sariling kusina. Ito yung mga room namin. Tapos may ref lang dyan. Tapos yung rice cooker namin, apat kami, kaya apat din yung rice cooker namin. Tag-isa kami. Tapos ito yung washing namin. Dito kami naglalaba. Yung CR. Tapos ito yung lutoan. Yung room ko nga pala guys, dito. Yan, walang bubong yan eh, pag lalabas ka dyan. Yan, dyan yung room ko. Parang container van lang siya. Tapos guys, ito yung bahay ng amo namin. Yan. Tapos yun yung pub namin, yung may bintana na yun. Labit lang kami dito sa pub. Paglabas namin ng bahay, ligo lang, pasok na. Guys, dito yung kasama ko. Ako lang mag-isa dito guys ngayon eh. Ako lang mag-isa dito. Kaya luluto ako ng ulami natin. Kasi pag hindi ka nagluto dito, wala kang ulami. Yung hirap dito sa FW, talagang sarili sikap. Kaya guys, papakita ko sa inyo namaya kung paano magluto ang isang chamba. Guys, sinalang ko na yung bawang. Medyo nasunog na nga eh. Medyo nasunog na yung bawang. Hindi natin to. Hindi na natin itong sili saka sibuyas. Ayan. Harap na ngayon ang cameraman guys. Hindi. Hindi pa naman yung sunog yung bawang niya. Medyo kan lang. Medyo lang. Brown pa lang. Brown. Pero dapat din ang gusto na dyan kasi hindi pa nalalagay yung karne ng baboy, ganyan na agad. Unahan ko na yung apoy. Medyo sira na yata yung gasol namin kaya medyo nalakas yun. Ngayon guys, unahin ko yung baboy kasi yung pusit. Unahin ko pala buto yung baboy kasi yung pusit, mabilis lang naman yun. Medyo pagkasahin lang natin na konti yung baboy para yung pusit. Lagyan na natin na mga pagka medyo maluluto na siya. Medyo ma-fried lang ng konti yung baboy. Ang kapin lang yung baboy. Ang dali lang naman maluto ang pusit. Plan rin natin ang pamintayan guys para kumapit sa baboy yung lasa ng paminta. Dagdagan lang natin mamaya pagka nalagay na natin yung pusit. Dito guys, pag kahit na hindi ka marunong magluto, once na makarating ka ng ibang bansa, dagdagan pag-aralan mo kung paano siya magluto. Nung unang punta ka dito sa Taiwan, wala akong kualam-alam about sa pagluluto. Kasi asa lang ako sa nanay ko. Yan, kaya na lang. Pero pagdating mo dito, hindi ka pwedeng hindi mag-aaral kasi sasaga ka sa sardinas araw-araw, mahirap. Tapos kanya-kanya din kasi kami ng luto dito. Apat kami dito, kanya-kanya kami ng pagkain kasi mahirap pagsama-sama kasi minsan yung iba ayaw ng gulay, yung iba ayaw ng karne. Kaya mas maganda kung kanya-kanya kayo,
kakain mo yung gusto mo. Kahit na matulog ka maghapon, huwag na magluto, walang magagalit sa'yo. Sana pagkasunduan namin na kanya-kanya na lang kami ng luto. So ayun guys, update ko na lang kayo mamaya. Medyo matagal kasi ito pag subscribe natin ito ng medyo kanya. Okay guys, salamat. So ayun guys, ito update ko kayo sa niluluto natin. Medyo golden brown na yung karne ng baboy. Pwede na natin sigurong ihalo yung bikit at simplahan natin ng toyo suka. Ayan, hahabol na siguro yan. Medyo golden brown yun. Wait guys. Guys, halo na natin yung bukit. Ayan. Dahil natin marami guys. Paborito kasi ito guys ng lutuin ng lola ko dati, naalala ko. Pagka uwi ako galing school. Pag ganito ang niluluto niya sa akin lagi. Pag gusto kong kumain ng sarap. Dobong bukit na may bubble. Ito lang maalala kung hinahalo tapos yung iba dun. Pero try natin pag-aralan. So guys, ulam ko na to ng 3 days. Re-rep ko lang pag kasi kain ako ng umaga nito. Hindi naman makakain ng tanghali. Hindi nakakasawa din naman pag puro ganyan. At ang gagawin ko, pagkasawa na ako, re-rep ko lang. Guys. Ito tabi na yung ating kalap. Lagyan na natin ng toyo dito. Siplahan na natin ng toyo. Kailangan tansyado lang guys para hindi siya medyo maalat. Ito kasi guys, adobo yung tuyo. Yung parang mantika na lang sabaw niya. Ngayon guys, okay na siguro yung diplahan lang natin. Tapos guys, sabayan na natin ng suka. Sabay ko na rin yung suka. Guys, sabay ko na ito. Pag nailagay na yung suka guys, hindi ko na ito hahaluin. Ayan. Okay na yan guys. Sabi kasi nila, nahihilaw daw pag yung suka. Kada panalo. Ito guys, tagyan ko na ulit ng paminta. Kasi yung baboy lang yung nalagyan natin kanina ng paminta. Medyo nadikit. Sana guys, successful lalasa nito. Kasi yun lang naman ng literal na adobo guys, diba? Toyo suka lang naman, tapos sasangkutsa mo lang siya. Ah, namang ibang way nun. Yan lang naman siguro ibang way, kaso hindi naman ako sanay nung gano'n. Ayan, okay na to. Sana naman mag-reklamo sa lasa nito guys, ako lang naman din kakain ito. So guys, i-update ko na lang kayo pagka medyo tuyo na siya ha. Nagpapalamot na lang natin. Ano guys, itsura niya. So ayun, silipin natin guys kung ano na itsura niyang niluto natin. Yan, may binakulo na siya. Lagyan natin siya ngayon ng kwan. Nakalimutan ko pala kanina, lagyan natin ng dahon ng laurel. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Pampalasa daw yan. Tapos, ano, parang kulang sa toyo. Kasi nga parang naputla. Lagyan natin ng balasa. Hindi ko alam kung guys kung naglalagay kayo nito eh. Bechin ba? Tawag ba? Yan, lagyan natin ng kante. Pero ang alam ko yung iba hindi naglalagay niya. Yung bechin. Guys, may gumalat niya pang luto. Send lang natin siya lumambot. Simplado na yun siguro. Adjust na lang natin mamaya. Ayun guys, pakita ko na lang sa inyo mamaya yung finish product ng adobong pusit natin with baboy, la chamba. So ayun guys, ito na yung niluluto natin. Ayun guys, makikita nyo walang sabaw. Wala siyang sabaw. Kasi adobo sa tuyo yung ginawa natin. Yung pusit saka baboy, karne ng baboy. Kung mapapansin nyo guys, ito lang ang sauce nyo dyan. Ito lang.
yung mga malapot na yan. Hindi siya yung may sabaw. Sige, hindi ako makain ng may sabaw na ano, dobi. Guys, nakikita niyo po yan. Yung sarsa na lang niya ang magiging kanya, sauce niya. Guys, mukha namang masarap. Mukha lang, pero hindi ko pa natitikman eh. Okay. Yan guys, yung finished product ng ating adobo alalawpan. Thanks for watching guys, and salamat po sa pag-suporta niyo po sa akin. So, yun guys. Sabi po, bye-bye. Salamat.